Ayan guys, good morning ulit guys. Ngayon ay Monday. Happy Monday sa lahat po. March 29, time check here in Saudi Arabia is 17 in the morning guys. Ayan, samahan nyo naman ako guys sa trabaho ko ngayon guys. Ayan, punta tayo sa loob guys. Bus ko guys para maglagay ng mga tubig guys. Ayan ang kasama ko dati guys. Oh. Nag-prepare na naman siya ng panglilinis niya guys. Para, say hi sadik. Aywa. Ayan guys. Masok ako dito guys kasi maglagay ako ng tubig sa bawat ano guys. Opisina. Samahan niyo lang ako guys. Ayan guys, ang ganda po sa lamin guys, di ba? Chichik ko muna yung tubig ng secretary guys, kung meron pa siya. Ayan, meron pa lang siyang dalawa guys. Ay, dadagan ko na lang ng isa pa guys. Ayan guys. Ayan ko lang siyang isa. Ayan. Ayan ang gaganda ng mga ano yung mamahalin talaga ang ano ang machine nila guys. Ang computer nila latest talaga guys. Check ko rin ang ano yung boss ko guys kasi kung titignan ko kung may mga chocolates pa siya guys. Kasi ang boss ko kasi guys mahilig siya sa chocolates. Ayan, meron pa naman. So hindi ko na lang siya i-refill guys kasi malapit na rin naman ang Ramadan. Ayan. Hindi pa nakapaglinis ang cleaner guys. Ayan na siya guys. Kaya meron pa mga ashtray. Ang style ko kasi guys, pag ang tubig ng boss ko guys, hindi na bawasan. So, igaganyan ko na lang siya guys para mawala yung moist sa loob. Ayan. Hindi ko na lang siya papalitan. Ganun din naman. Ayan guys. Labas tayo guys para ang TV na under. Ayan guys, ang ganda dito guys. Oh, ang ganda ng CR ng boss ko guys. Ayan guys. Oh. Diyos ko. Siguro ang ganang paggawa ng CR na yan guys, pwede na makagawa ng bahay sa atin guys. Sa Pilipinas. Ayan guys. Magbubukas na ako guys. Maglalagay na ako ng tubig guys. Ayan. Ilagay ko lang muna siya dito guys para makikita niyo ako sa guys. Ayan. Wait lang guys ha. Kasi maglalagay ako ng tubig bawat ano guys, cubicle. Ayan guys, wait lang kayo guys ha. Ayan. Ayan guys. Nandun ako banda guys, maglalagay ng water. Thank you.
guys, lalagyan ko talaga lahat ng opisina guys, para hindi na sila pupunta pa sa kusina ko, kasi nga social distancing na tayo ngayon guys, diba? Wait lang guys. Ayan guys, punta na naman tayo sa kabilang side. Dito na naman tayo guys. Ayan, wait lang. At i-deliver ang mga tubig guys. Sa stealing kayo guys, samahan niyo ako sa pag bibigay ng mga tubig para sa mga staff ko guys. Ayan. Ganito yan siya guys, pag ano may harang, hinaharangan nila eh. Sinasaraduhan nila ang guys. Yan, may mga sarado yan guys. So, pagdating ng mga staff guys, pag gusto nilang makita ang sa labas, yan, babuksan nila yan guys. Hihilain lang nila to guys. Oh. Ayan. Aakit na yun siya pataas guys, baba, pataas tapos bababa. Ayan, pag itong hinila mo guys, tataas yan siya guys. Ayan guys, ganito pag umaga guys sa Riyadh, Saudi Arabia. Nasa ano kasi kami guys, nasa corner ng ano, ang ganda ng ano ng kalsada guys, di ba, yung tulay pagka, ang formation niya guys ba, ang ganda di ba. Ayan, ayan guys. Diba, minsan stress ako sa bahay guys, tapos minsan may mga problema na dating sa buhay guys. Ayan, pagdating ko dito guys, dito na lang ako tatambay kunting oras, okay, mga 30 minutes ganun, manood-nood na lang ako sa mga sasakyan. Mag-imagine na lang ako guys na someday may sasakyan ako ganyan, may driver ako, diba, ambisyoso lang. Big guys, di ba? Bagay, wala nang masama mag-ambition guys. Tulad sa akin guys, trabaho na ng trabaho guys, wala namang hindi rin makaipon, kunti lang kasing ano guys, gusto kong, marami akong gusto tulungan sana guys, kaso lang hindi talaga kaya sa sahod ko, kasi kunti lang ang sahod ko, wala namang, hindi naman skilled tong trabaho ko guys, kaya nga din tumagal ako dito sa trabaho guys, kasi hindi siya masyadong mapigat. At saka ano guys, yung sumbang magaan lang siya, hindi siya pressured ang trabaho. Unlike sa Pilipinas guys, sa Pilipinas ako guys. Sa Pilipinas ako trabaho guys, minsan 16 hours ako nagtatrabaho guys. Mag-overtime kasi nga kailangan sa trabaho, kaso lang ang sahod mo guys, nako, makakasahod ka nga ng 20 mahigit guys, patay-patay man ang katawan mo guys, trabaho guys, kasi nga kailangan mo, hindi ka makasahod ng 20 mahigit sa Pilipinas sa atin guys, kung hindi mo samahan ng overtime na, yung bang halos patayan ng overtime guys, dito kasi guys, easy-easy ka lang, although 20 plus naman nasasahod ko dito guys, yun nga lang, hindi pa rin kasya, kasi nga minsan mga bilihin din dito guys, nagmahal guys. Ayan, tapos pag may nangingi sa akin guys, minsan pag mayroon ako guys, hindi talaga makahindi guys, kaya nahirapan ako magtutun. Saka ang ano ko talaga guys, gusto kong tumulong dun sa mga
Yung pang sa amin kasi guys, maraming gusto mag-aral guys, kaso lang hindi afford sa mga parents guys. Katulad ko guys, gusto kong mag-aral, gusto kong tapusin ang katapos ng pag-aaral, kaso lang lack of financial nga talaga guys, kasi nga mahirap. Hindi naman kami pinanganak sa galing sa mayaman na pamilya guys. Ayan, kaya sa lahi namin guys, wala talaga nakatapos guys. At saka ako lang din ang nakapagtrabaho sa dito sa ibang bansa guys. Sa yung mga kapatid ko guys, may mga asawa, mga pamilya na guys. Yun, huwag may mga problema guys, hindi rin ako makahingi guys. Minsan binibigyan ko talaga sila guys, at saka lagi ako nagpapabagahi sa kanila guys. Kasi katulad na lang pag naisipan ko na ito, bagay ito sa ganito, bagay ito sa ganito, ay bilhin ko talaga guys, tapos mag-ipon, tapos pag marami na siya guys, yan, ipapabagahin ko na guys. Yung alam mo ba, alam niyo ba guys, kung bakit isa na-challenge sa kung umanuri yung sumanib sa YT guys, kasi yung bang baka sakali mag-success to guys, tapos magkaroon na ako ng income, so easy na sa akin ang pagbigay ng tulong guys. Kasi yun talaga guys ang gusto ko guys, yung matulungan din yung mga kababayan guys na gusto mag-aral. Kahit paano guys, hindi naman kung wala silang, kasi ngayon di ba free tuition tayo guys, kasi kahit free tuition guys, siyempre hindi naman sila makapag-aral na maglalakad lang, kailangan din nilang, kasi malayo sa bayan, malayo sa amin ang mga school, universities, kaya kailangan din nilang mag-rent ng bahay. So siyempre mahirap din sa pamilya nila na imbis na ibili nila ng mga pagkain, so i-ano pa nila sa pangupa ng bahay, ganun. Yun ang inisip ng mga, yun ang problema din sa amin guys. Kaya karamihan guys sa amin, bihira lang nakapag-aral po yung mga may kunting nakaangat sa buhay, pero yung malakula talaga guys, hanggang ano lang talaga sila guys. Minsan nga guys, hindi nila pinatapos ang high school kasi nga, di ba? Lalo na ngayon, may K-12 na. At saka yung ang pangalawa sa ano ko guys, sa purpose guys na sumali dito sa YouTube guys, kasi gusto ko rin tulungan yung mga hayop ba guys, na kawawa. Yun bang yun nasasaktan talaga ako guys, panakita ng mga hayop na nasa kalsada lang guys. Yung bang nagmamakaawa na, wala silang yung makikita mo silang gutom, kahit napayat, tapos may yung iba pa nga, yung kasunod-sunod pa, yung titingin sa'yo, yung parang mag-feel mo rin guys, ganyan. Kung sa tao pa, yung gusto nilang humingi ng tulong, pero hindi sila makapagsalita. Alam mo guys, dito sa Riyadh guys, ang dami ko nang na pusa guys, tapos yung pag nagdadasal na lang ako guys, na pag nanganak sila guys, yung bang mas marami ang lalaki guys sa babae, kasi pag babae guys na mas lalo ako mahihirapan, kasi dadami at dadami sila sa poder ko. Kasi unlike sa lalaki guys, pag dumating na yung kumbaga libog, ay sorry for the word guys, yung kumbaga ang gusto na nilang mang asta, di ba, kusa lang silang aalis, kasi nga maghanap sila ng mga kumbaga maastahan nila, ganun. Unlike sa babae na pag naastahan guys, so hindi man pwedeng patayin kasi para hindi dumami. So ang ginagawa ko na lang guys, kinatakawalan ko na lang sila guys, nire-release ko sila para hindi ako mahirapan, kasi 300 reals ang nauubos ko sa pusa ko araw-araw guys. Alam nyo ba yun, 300 reals, kaya
imbis na ang sahod ko maliit lang, nababawasan pa sa budget ng pusa. Ayan, ang mga kasamahan ko sa trabaho sa kwarto minsan, guys, sinasabihan ako na ano daw yung hindi naman daw ano, abubulo ako para sa pagbigay ng ano sa mga pusa na gala. Sabi ko naman, ay sorry talaga kasi ganito talaga ako, maawain ako sa mga hayop. Yun bang parang sumasakit ang ano ko, guys. So pang ang dibdib ko, guys, pag yung nakikita ko yung lalo na yung pag naglalakad ka tapos nasa daan tapos titingin sa iyo, guys, na magmiyaw. Yung kahit hindi mo siya naintindihan pero gusto niyang bigyan mo siya ng pagmamahal, yung ganun ba, guys? Kaya isa din yun sa purpose ko, guys, na makapagbigay man lang ng tulong sa mga nangangailangan. Ang main purpose ko talaga, guys, is yung magbibigay ng scholarship. Ayan. At saka yung, alam mo ba yung mga matatanda, guys, na yung bang hirap sa buhay, na wala nang pinagkukunan, tapos wala pang mga, yung binabaliwala na lang ng mga kapamilya, yung hindi nila pinibigyan ng tulong. Kawawa din yung mga ganun, guys. Nakikita ko minsan sa, ano, sa balita. Kaya yung mga vlogger na napanood ko, guys, na nagpupunta sa mga tumutulong sa mga mahihirap. Nai-inspire talaga ako, guys. Kaso lang, wala naman akong hindi wala naman ako kaya makatulong kasi wala nga ako masyadong income. Kaya na-challenge ako na ano kaya, no? Kung yun, mag-try ako dito kay YouTube. Maray natin mag-success ako. So, hindi na mahirap para sa akin ang tumulong, guys. Yun talaga ang advocacy ko kung bakit nag-YouTube ako, guys. Ayun. O, diba? Nagkwentuhan lang tayo, guys. Matatapos na ako sa paglalagay ng mga tubig. Ayan. Inahapo naman ako sa... Bakit kaya lagi akong inahapo pag... Pag lagi ako naglalakad, guys, nahapo naman ako agad. Hindi naman ako masyadong mataba. Ayan, guys. Stay lang muna kayo, guys, ha? Sana hindi kayo na baga naburingan sa akin, guys. Tsaka pa-support naman din, guys, sa channel ko. Kahit likes na lang, guys. At saka subscribe. Pero kung pwede, guys, i-share nyo na lang din, guys, para makarami tayo ng puntos, guys. Ayan. Thank you so much talaga, guys, sa lahat ng nag-support. Lalo na sa kabaguhan lang kasi ako nag-ano ngayon, guys. May isang vlogger, guys, na tumutulong, nag-focus sa pagtulong sa akin, guys. Si Ate vlog niya, guys. Mahal kita, guys. Mamaya ano ko si Ate yung vlog, yung ano niya, guys, channel, guys. Mahal kita. Tsaka may isa pa, guys, yung channel. Basta siya talaga ang nag-focus sa akin, guys. Isipin mo, guys. Nagpuyat siya, guys, para dumami yung umakyat yung ano ko, guys, subscribers. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko kay Ate. Kaya sabi ko kay Ate, pag nag-stress ako, isa siya talaga sa beneficiary sa ano ko, guys. Yun sa gagawin kong kumbaga tulong para sa mga nangangailangan. Kung ayaw man niya, so kailangan din yung magbigay niya. Tingnan ko siya ng kahit sino sa ibibigay niya sa akin na kailangan tulungan. Ayan, sabi ko sa kanya. Yun talaga ang hindi ko talaga siya makakalimutan at isa sa beneficiary gagawin ko. Kasi nagpo-focus talaga siya sa pagtulong sa akin, guys. Ayan. Shout out po dyan kay
kay ate, kay mahal kita vlogger. Ayan po. Thank you po sa tulong po. Ayan guys. Tapos na ako guys. Mabalik na ako sa kusina ko guys. Ayan. Tsaka maglilinis ako ngayon guys. Same rotation din guys ah. Sa pang-araw-araw na ano guys. Na trabaho. Kaya ayan. Balik tayo sa kusina guys. Ganyan o, ilaw guys o. Matay siya automatic dito guys pag walang nagagalaw-galaw. Namamatay yan guys. Ayan. Dito na ako. Umilaw na siya. Ayan. Ayan guys. Dito na naman tayo guys sa kusina guys. Dito tayo magkwentuhan. Dito natin ituloy ang kwentuhan natin guys. Ayan. Saan ba ito yun? Wala akong patungan guys. Wait lang guys ha. Dito niya na ako samahan guys habang nagtatrabaho ako guys. Yan. Lagi mo nalabang guys. Ang public service guys para lumang yun kasi may ibang staff guys na gusto ng marami guys. Gutom na natin eh. Wait lang guys ha. Guys, hindi ko pala ako nakapag pag-ano ng gawa guys. And guys, bye muna guys. See you later. Don't forget to subscribe and support my channel guys. Thank you.